Hey guys, good afternoon. This is my simple incubator for my quail. And welcome to Exodus Quail Farm. Ito yung aking self-made incubator. Saka ito yung mga pinalaki ko na ng mga pugo. Tapos meron pa tayo ditong bagong pisa, mga 5 days old na po ito. Ayan. Nakikit nila. And then, meron din tayo rito ng bagong pisa ng mga chicks. Oh, look at that. Wow. Ito po yung aking self-made na ginawang incubator. Ayan. 450 lahat ito capacity. Ito ngayon ay napisa. Ito yung nandun sa taas. Brooding na ulit. Tapos ito naman yung incubate natin nung March 25 yata. Tapos ito ay itlog ito ng mga quail na yan. Pero itong nasa taas ay itlog ito doon sa Victoria. Simple lang naman yung ginawa ko. Ilaw lang yung pagpa-init nila. Ito, nabili ko ng 1,100. O, bawat isa yan, 1,100. Ito ay 260 lang ito. Tapos nalagay ako ng ilaw dyan. Para dyan sila tuloy-tuloy na mapisa. O, doon pa nga lang, nabipisa na sila eh. Dito, pag napisa, dito sila nilalagay. Yan. So, simple lang naman yung incubator na yan. So, automatic turner din siya. Saka automatic din po yung kanyang temperature. Ang temperature set ko natin is 36 to 37.7. So, pagdating ng 36.0, ay kusang iilaw yung fan, yung ilaw at saka yung fan mag-on to maintain the temperature inside sa 37.7, between 36.0 to 37.7. Actually, marami na akong na-hatch mula dyan sa mga pugo na ito. Siguro mga nasa halos 2,000 na quail na galing po rito sa mga pugo na ito. Ito ay produkto na rin sila. Ito ay 30 days old na siya nung kahapon, April 2, kasi March 2 po sila napisa. Tapos doon, meron tayong panibagong itlog pala rito. Ayan. Panibagong itlog tayo dyan. Ginawa natin yung pakainan para hindi alis natatapon yung feeds kasi hinahalutan nila yung feeds. So itong 30 days old paitlogin natin dito tapos piliin natin yung mga lalaki tapos magre-reproduce ulit tayo ng panibagong chicks para ramihin natin yan sila. So, thank you. Kung may question po kayo, just comment and subscribe to my channel, Exodus Quail Farm. Thank you and goodbye.